mga ka-Jansky, kumusta po kayo? So sa ating mga kababayan dyan na kung saan mong bansa naroon kayo, ay mag-ingat po kayo lagi. So keep safe everyone. So anyway, meron naman tayong bagong isa-share sa inyo na mga pampaswerte na yan, na kung saan ito ay mga simpleng paraan upang makatulong sa inyo para mas lalo pang lumago ang inyong pangkabuhayan at para mas lalo pang makaakit ng swerte sa inyong pamumuhay. So kung kayo po ay mahilig sa mga ganitong usapin, well, ang video na to ay para sa'yo. Pero kung ikaw naman ay medyo nega, pakiskip na lang po at maghanap ka na lang po ng ibang content dahil masasayang naman po ang inyong oras at hindi lamang po bibisa ang mga ganitong ritual na inyong gagawin. Okay? So anyway, huwag na natin paabain to without further ado, let's start now. So welcome back mga ka-Jansky. So anyway, please watch till the end dahil ilalagay ko po ang shoutout or masashoutout po ako sa dulo ng video na to. Okay? So anyway, ngayong araw na to meron naman tayong bagong stress sa inyo na pampaswerte na yan. Naggamit lamang ang dahon ng laurel. Okay? Alam naman natin na sa mundo ng magic, sa mga spell na ito na talagang napakabisa, napaka-epektibo ng laurel na ito na kung saan marami siyang gamit kung gusto nyo maka-attract ng wealth, money, success, abundance, prosperity, etc. etc. So marami talaga siyang mga gamit mga ka-Jansky. So ang kailangan lamang dito, kapag ginagawa mo ang ritual na ito ay meron kang 100% pagtitiwala na mangyari lahat ng iyong kahilingan. Alam nyo ba na meron ang nanalo sa loto dahil sa paggamit ng ritual na ito na gamit ang dahon ng laurel? Ito ay ginawa nila bago matulog mga ka-Jansky. So kung papaano, napakasimple lamang. So gawin po lamang natin ito sa araw na kung saan ito ay pinakamalakas, Martes, Friday, New Moon, Full Moon at pwede rin sa araw ng Sunday mga ka-Jansky. Ito po yung pinakamalakas na araw, yung kapangyarihan niya para mas lalo pong ma-activate ang energy na ating ginagawang ritual. Okay? So isang dahon ng laurel lamang po ang ating gagamitin at pagkatapos ay ibalot po natin ito sa mga puting tela or puting mga papel mga ka-Jansky or kahit mga tissue, basta ito puti mga ka-Jansky. So bago po natin ilagay dito sa ating mga puting tela, puting papel or basta anything na puti mga ka-Jansky, ibalot nyo ito, okay? Inyo munang hawakan at bulungan nyo ang dahon ng laurel, okay? Ihiling nyo po na ng inyong mga kahilingan. Lahat-lahat po ng inyong mga kahilingan na huwag lang pong gumamit tayo ng sana. Dapat po tayo ay maging sincere, taos puso po ang ating mga kahilingan, okay? So, maririnig yan ang dahon ng laurel basta taos puso at talagang i-affirm na natin sa ating sarili ang ating mga kahilingan na yan na mangyayari, okay? At hindi lang yan ang purpose ng dahon ng laurel na kung saan ilalagay natin ito sa ating mga unan, sa loob na ating mga punda mga ka-Jansky, ito rin ay makakatulong upang tayo po ay makapanaginip ng mga numero na yan, okay? Dahil dyan ay sa mga numero na yan, so pagkagising mo sa umaga at nakapanaginip ka ng numerong yan ay isulat nyo po sa papel para hindi nyo po makalimutan at pwede nyo po itong gamitin sa pagtaya ng loto or sweaters o kahit saan man na maaari mo makapanalunan ka ng malaking halaga. So pagkatapos mong bulungan mga ka-Jansky, nasabi mo na ang inyong kahilingan, so ibalot mo ito sa puting tela, papel or tissue, basta ito kulay puti at ilagay nyo po ito sa inyong mga unan, sa inyong mga punda bago po kayo matulog, okay? So ilagay nyo po yan at pagkatapos mga ka-Jansky, hayaan nyo lamang ito ng 3 araw doon, okay? Hayaan nyo ng 3 araw at pagka after ng 3 araw, kinabukasan mga ka-Jansky, ay sunugin nyo po ito. Sunugin nyo po ito lahat, pati ang papel, kasama na po ang dahon ng laurel sa loob, okay? At ang abo nito ay mga ka-Jansky, kung malapit po kayo sa mga dagat or sa ilog, ay ipaanod nyo po ito. O hindi naman kaya, ay ilagay nyo po ito or iwisit nyo po ito sa harapan ng inyong mga front door o sa inyong mga main door, sa inyong kabahayan, okay? So maliwanag yan mga ka-Jansky. And pagkatapos, basta 3 araw, huwag nyo kalimutan yan at kinabukasan, yun po ang gawin ninyo, okay? And pag may mga na panaginipan kayong mga numero, huwag nyo pong kalibutan na isulat nyo po yan dahil maaari po ninyong magamit, alright? At pagkatapos kung wala naman mga ka-Jansky, kung hindi naman umepektibo for now, so pwede po natin itong ulitin ang ritual na ito, okay? So gawin nyo lamang po yung routine na ginawa nyo. Basta gawin nyo lamang siya sa araw ng Martes, Friday, Sunday, New Moon, or Full Moon. So gawin nyo po ulit yan basta 3 days mga ka-Jansky bago po kayo matulog, okay?
Gawin lamang po natin itong ritual na ito kung saan po tayo po ay hindi malungkot, wala po tayong mabigat na problema ginhanala. Dapat po tayo ay positibo, tayo po ay masaya na talagang pag ginawa natin ito, talagang malakas ang ating paniniwala mga ka-Jansky na mangyayari. At talagang bago kayo matulog, i-affirm nyo na talagang iisipin nyo, palakasin nyo ang inyong paniniwala, ang inyong law of attraction, na makapanaginip kayo ng mga numero at ang inyong mga kahilingan ay matutupad, okay? So kapag kayo ay nanalo mga ka-Jansky, huwag nyo akong kalimutang balatuhan, alright? So anyway, mag-shoutout na tayo mga ka-Jansky at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. At alam nyo ba, natutuwa ako sa inyo dahil marami akong nababasa na sa mga ginagawa nilang ritual na ito ay natutupad, unti-unti lang nararamdaman na natutupad ang kanilang healing. So, sunod-sunod na po yun mga ka-Jansky, i-claim na po natin ang ating mga swerte, okay? So, anyway, mag-shoutout na tayo. At kung hindi mo na gusto ang topic na to, skip nyo na po. At sa mga gustong mag-proceed, okay? So, mag-shoutout lamang po ako at the same time ay sasagot po ako sa ilang katanungan ng ating mga subscribers, okay? So, kay Jerry V. Matias and kay Annalyn Vicente, pinapatanong nila kung pwede daw gumamit ng tuyot na o tuyo ng dahon ng laurel. So wala pong problema, pwede po tayong gumamit ng tuyot ng dahon ng laurel, okay? And kay Mikaya Castro, pwede po bang ilagay sa wallet? Wala naman pong problema kasi kung sa bag, iipit natin sa libro para hindi po siya mapunit or para hindi po siya magalaw. So kung sa inyong wallet naman, make sure na itupin nyo siya or ilagay nyo ito sa isang papel, pwedeng kulay pula or kulay puti. So para hindi po siya magalaw at hindi po siya mapunit, okay? Pwede po nyo ilagay ito sa wallet or mga pitaka ninyo. And happy watching kay Amalia Aguirela. She's watching from Cagayan. So hello sa you sis. At kay Perla Garcia, kailan po ito papalitan? So papalitan mo ito kapag yung ating dahon ng laurel, kung doon sa ating libro na ating inipit. Hayaan lamang po natin ito kung hindi naman po kinakailangan at hanggang sa unti-unti nyo po ma-feel yung inyong mga hiniling or mga inyong mga wish ay nangyayari. So kung hindi naman ay hayaan nyo po ito doon, huwag nyo po itong pakialaman. So hayaan nyo lang kung hindi naman kinakailangan. Kung sa tingin mo talagang nawala na, talagang punit-punit na, so pwede nyo pong gawin ito, ulitin nyo lang po ulit yung ritual, okay? Pero kung hindi naman, kung still ganun pa rin, nalaya lang yung ano, yung ating dahon ng laurel, still hayaan lang po natin, okay? And hello kay Liza Tapping. Ayos po ang dahon ng laurel. Lagi ko pong ginagamit sa aking ritual. God bless po and thank you. So salamat naman sa you sis and more blessings to come for you, okay? Kay Elisaba Atenea and kay Cynthia Sigkaran. So shoutout sa inyo at sana ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. Sa ilan pang merong mga katanungan dyan, ay i-comment lamang ninyo, alright? So again, I need to say bye now and see you again in our next one. Maraming salamat sa inyo mga ka-Jansky. Bye!